Alright. Kalma, amigo. Kalma. Whoop! Ganda ng daan, mga brother. Oh. Ang lilim. Woohoo! Oh, yeah. Good morning. Alas 7:30, mag-alas 8 na pala to ng umaga. So kung maalala nyo yung last video natin ay pumunta tayo ng San Jose Tarlac at saka Bamban Tarlac, di ba? Dahil nga meron tayong gustong ma-achieve na goal na mapuntahan ng mga kabundukan dito sa Tarlac. Sa aking pagkakaalam, again, gaya na nabanggit ko nung una, ay merong apat na bayan. Isa na dyan yung Bamban, pangalawa yung Capas, pangatlo yung San Jose, at pang-apat yung pupuntahan natin ngayon, yung Mayantok. At based dun sa comment nung last na video ko dun sa San Jose, sabi San Clemente pa daw ay part ng bundok. So yan, panglima mga brother, nadagdagan ng ating listahan sa ating pupuntahan. San Clemente Tarlac ang panglimang bayan na sakop ng kabundukan. Magsisimula tayo magbiyahe mula dito sa Tarlac City. As usual, dito sa gitna ng kabukiran ng aking bahay. So titignan natin kung saan tayo pwede magpalamig dyan. Malamang may ilog sa Mayantok. Tinatawag nga itong summer capital ng Tarlac. Kasi titignan natin kung bakit. Bakit nga ba? Malamig ba dyan? Kasi when you say summer capital, either maraming resorts, pwedeng pang suppress doon sa init ng summer, maring ilog, maring bundok, di ba? Ayan ang alamin natin. Kahit mga gantong oras pa lang mga brother, talagang mainit na, ano? Alas 8 pa lang, talagang mainit na. So buti naman tumigil na yung dire-diretsong ulan sa week na to, at saka yung nakaraang week pa. At dalgawa na rin ang monsoon rain, ano? Pwede na tayong mag-ride ulit. Para walang hassle. Huli. Buti may hinuling 4 wheels, ano? Bihira yan, mga brother. Sa expressway mo lang makikita yan, hinuhuling 4 wheels. Alright, nakalusot na tayo dun sa medyo busy na part ng Tarlac City. Ito part na to ng skirt dito sa western side naman ng Tarlac City. Papunta na to ng San Jose at saka Mayantok kung saan tayo pupunta. So napakalapit na mga brother. Actually, sabi ko nga sa inyo, walang isang oras ang biyahe natin. Minuto lang yan papuntang Mayantok. Anong page niyo yan? Anong page niyo? Search mo Mike TV. Oo. Dito yata, nandito yata eh. Tingnan mo to. Andiyan ba? Mike TV ETC. YouTube at saka Facebook. Naloko na. Muntik pa natin makalimutan yung bayad dun sa gasoline station kay Sherwin. Ah pala, tinititigan niya ako. Inaantay pala niya yung bayad. Pag nagpapakarga ako ng gasolina, hindi ko talaga pinu-full tank yan nga pala. Hindi ko siya pinu-full tank kasi sobrang bigat. Gigewang-gewang yan. So nagpapakarga ako, usually yan 300. Daming siklista ha. Anong araw pa lang ba ngayon? Huwebes? Pero ang dami kong nakakasalubong ng mga siklista. Malamang galing yan sa San Jose. Eh, bilara na ng palay. Ang aga ng harvest ng mga to ha. Kasi usually nagbibila dyan around September. O siya, tawid na, tawid! Tawid na!
andito na tayo sa bahagi ng Mayantok kasi nalagpasan na natin yung boundary arc ng San Jose. Super chill ride lang to dahil nga malapit lang sa akin. Ganda ng bundok na to, di ba? Rocky Mountain. Eto lalo, mga brother. Napaka-epic din yan. Tapos dito sa tabi naman niya, kabilang side ng daan na to ay bundok. Ayun, may bahay dun. Damn, bro. Alright, mga brother. Kain muna tayo. Ganda rin dito sa Mayantok. Sabi ko nga sa inyo, try nyo mag-rides dito. Sa may bandang Tarlac. Dito sa gilid ng bundok. Makikita nyo sa map, guys. Kung alam nyo, tinutukoy ko. So, ang bundok again ay magsisimula sa Bamban. Papunta dito sa Capas, San Jose. Papunta dito sa Mayantok. Tabi po yan o paanan po yan ng bundok, mga brother. So, itong pinapakita ko sa inyo, yung pangatlong bayan pa lang napapasyalan natin ng part ng kabundukan. So, may nagsabi sa akin na part daw ng San Clemente ay kabundukan pa yan. So, isasama natin yan sa listahan. Ito nga pala si Sir, shoutout to. Pinapanood pala niya tayo, taga Abra. So, napanood niya yung video ko dun sa Abra, kaya na-recognize niya tayo. Shoutout po. Nakakita na ba kayo ng gantong saging? Napakahaba, oh. Doon yung pinakadulo niya. Ilang dangkal kaya ito. Dangkali natin na. Pero maliit na bunga ito ng saging. Parang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dangkal, mga brother. Kanyang kahaba yan. Tapos maliliit na bunga. Oh. Hingi kaya ako ng breed nila na ito. No? Tapos tanim ko doon sa likod ng bahay. Ang laki ng puno pero ang liit ng bunga. Diba? Pupuntahan natin yung pinakasikat na ilog dito sa Barangay Nambalan. Nambalan River nga pala yun. So pinapasyalan daw yun ng libu-libong turista lalo na pag summer. Kaya since wini-feature natin itong bahay ng Mayantok, siyempre doon na rin tayo didiretso. Salamat kuya! Dito na tayo sa poblasyon ng Mayantok. Whoops! Malaki-laki yan. Hindi natin kakayanin to. Ang tanong, nasan dito yung tourism office? Parang wala. Parang may ginagawang bagong wet market dyan, ha? San Miguel Studio. Wala, saan ba yung ano rito? Health office na to, eh. Ano pa? Labnoy. Ano yung meron sa Labnoy? Bundok din yan. Ano pa? Ano yung kalaw? Anong kalaw? Falls din. Pero hindi pwedeng magmotor doon. Kalaw? Yung kanding ba part ng San Clemente o Mayantok pa rin? Yung taas niya yung San Clemente. Meron naman mga signboard ka na kanto. Love na yun, may mga kaya na. Vlogger ka ba? Nagtatry lang. Oo, hindi ka muna mag-try. Shoutout daw sa mga tricycle driver dito. Sige, thank you. Kalaw Falls, meron daw dito, mga brother. At saka Kanding. Yung Kanding napuntahan ko na yung dati, actually. Part daw yun ng Mayantok, hindi San Clemente. Ay, oh, siguro bound lang tayo ng tinapay. Kakainin natin sa ilog. Kasi most likely sa ilog tayo mapupunta na ito. Sabi sa akin, pwede naman daw puntahan yung Kalaw Falls. Pwede daw ang motor doon, pero parang may duda ako dun sa kwento ni Kuya. Taglilima amin, Deta? Yan, kulang tayo ng baon, mga brother, para may kakainin tayo dun. Tinapay tayo kasi energy booster to, mga brother. Ano to, eh? Carbs yan. Huwag nyo lang sobrahan. Make sure na pagka kumain kayo ng ganito, gagamitin nyo yung energy na yun. Kasi
Kakaroon kayo ng problema sa insulin resistance kung paulit-ulit na ganun. Kaya nyo ng maraming matamis tapos hindi nyo magagamit yung energy. Kaya kailangan nyo gamitin pag kumain kayo ng ganyang kadaming tinapay para maiwasan ng diabetes. Matagal na kasi nung pinuntahan ko yung Kanding Falls, mga brother, kaya hindi ko na pati maalala halos yung mga daanan dito. Kayasan Falls, ayan, jump off point. Mayantok Twin Falls, may Twin Falls din pala rito. Bimitwin Butek, Labnoy, Calaw Falls, Barangay San Jose. So merong 1, 2, 3, 4 sa Pasquil nila na yan. Tara, punta natin dito. Tsaka na tayo magtanong dun. Ito, naalala ko tong tuloy na to. Nadaanan ko dati. Pumunta ako ng Kanding Falls. Mukhang malalim tong ilog na to. Lakas ng agos. Tayuan na natin. Mukhang sementadong rough road na dadaanan natin na to. Wow! Woohoo! Oh yeah. Sabi sa akin, papakaliwa. Huwag daw papakanan. Okidoki. You said so. Pakaliwa. Sitio Pading. San dito? Nambalan! Maganda nga yung dinadaanan natin, ah. Gusuod. Barangay Gusuod, mga brother. Woo! Yeah! Bring it on, boy! Ganda! Ganda ng daan, mga brother, oh. Ang lilim. Woohoo! Ganda ng daan na to, ah. One way yan. Kailangan ng busina dito. Parang sulok na to ng Mayantok, ah. Ayun, Nambalan. Ayun, mga brother, dito na tayo sa It's cool to be in Nambalan. Sa ilog? Oo. May kasama po kayo. Ako lang, mag-isa. Ay, kayo lang. Oo. Oh, surat na na, eh.
Ang option natin ngayon ay itong Lambalan kasi madali lang puntahan. At saka dapat yung Kalaw. I think ito na yata yung ilog, mga brother. Maganda nga siya. Tsaka yung kulay ng ilog niya, hindi pa talaga brown kasi nga nag-uulan. Usually nagiging brown yan. Pero ngayon, malinaw. Malinis-linis pa. So anyway, kung gusto ko daw makakita talaga ng falls dito sa Mayantok, ay pupuntahan ko daw yung Kayasan. Ang problema sa Kayasan, kailangan mong maglakad ng dalawa hanggang tatlong oras. Traff road na dito. Ay. Itong mahirap dito kasi hindi mo kita yung dadaanan ng gulong mo eh. Hindi mo matansya kung malalim ba o ano, madulas o ano. Pa-adventure na naman tayo dito ng oras. Alrighty. Saan na dito? Parang nawawala na. Walang katao-tao dito, mga brother. Hindi ko alam kung nasa tamang landas pa ba tayo. Anong level na ba ang hirap ng daan dito? Mukhang pahirap na level to, ah. Ano to, Super Mario? Wow. Holy moly. Super Mario and Brothers. All right. Calma, amigo, calma. Woo. All right. Ano ba yun? So tayo lang mag-isa rito ngayon. Uy, ang lakas ng agos. Nakakatakot. Na-excite tuloy ako. Ito kayo. Ang lakas. Diyos mio, garapon. Yan nga pala yung bato. Pag rito, yung malaking bato na laging nai-feature sa mga vlogs na pumupunta rito. Dahil nga weekday ngayon, walang katao-tao dito. Ingat kayo rito, may lumot na yung bato. Madulas yan. So, mga brother, oh, paano ka nang maliligo dyan? Pwede tayo magpaanod. Tapos hanggang sa baba. Kaso nga lang, pag nagpaanod tayo, mapapagod lang ulit tayo, pakyat. Babalik dito, papaanod ulit.
Sarap naman dito. Sa ilalim tayo ng puno ng balete. Ayun pala isa pang malaking bato. Pupuntahan natin yung mamaya. Maganda nga rito, maganda. Tapos yung klase ng bato na to, ito yung mga matitigas. Kahit madaanan niya ng tubig, hindi siya na erode. Hindi siya nabibitak, mga ganun. Kung mabibitak man, siguro mga maraming taon yan bago matira yan ng tubig. Yung mga klase ng bato na to. Pero ito yung mga klase ng bato rin na madudulas. Matitibay siya, matitigas na bato, pero madulas ito, mga brother. Oh, dito lang tayo sa gilid. Para hindi siya masyadong malakas ang agos. Sa gilid kung saan ako naligo dyan. Malalim na po yan, hanggang dibdib na po yan. So gilid pa lang yun, ha, how much more dun sa gitna na. At saka yung ambience na ito, hindi mo isipin na sa Tarlac ka lang eh. Diba? Napakalapit lang na ito. Pero yung ambience niya, parang napakalayong lugar. Parang nasa gitna ka ng Sierra Madre, nasa gitna ka ng Cordillera. Parang ganun yung vibes ng lugar na to, mga brother. Ito nga pala yung cottages dito, mga brother. So meron tatlo dun sa baba kung saan tayo nang galing. 4, 5, 6, 7, 10 yan nandito. Tignan natin itong pinakamalaki so far na napansin ko. Ito yung pinakamalaki. Parang treehouse nga siya kasi nakakabit siya dito sa kahoy na to. Hindi pa bibigay ito. Mga matibay naman. At mula rito sa treehouse na to ay kitang-kita nyo yung maagos na tubig ng Nambalan River. Ganda, ang relax din, mga brother. Yung mga aso, parang mabait naman yung mga aso, hindi na kahul. Kakaiba itong mga aso dito, sanay na sa bisita. Hindi mo lang kumakahul.
Alright guys, so tara na. Next destination natin, Calao. Again guys, yung mga falls na nandito sa Mayantok ay mahirap daw puntahan sa ngayon. Yung Kayasan, na parte din naman itong ilog daw na to, ay abutin daw ng 3 oras na lakarin. 2 hanggang 3 oras, depende daw sa pacing nyo, sa bilis nyo maglakad. So medyo malayo-layo pala talaga yun, yung Kayasan Falls na yan. Meron naman daw, hindi kalayuan, yung Twin Falls, kaso nga lang sira-sira rin yung daan. So next time pwede naman, sobrang labit ko lang dito sa lugar na to. Yung mga ibang pasyalan dito pwede natin balikan, yung mga falls nila. Te? Ano bang meron doon sa Calao? Calao pa? Oo. Swimming pool, hindi siya falls? Meron din pong falls doon. Pero yung mataas na falls yon? Mababa lang sa kuya. Mababa lang? Kanding pa. Ah, part pa rin ba ng Mayantok yung Kanding Falls? Opo. Akala ko, ano na yung San Clemente. So yung San Clemente, part nun ay yung sa Dueg. Pero yung Kanding Falls yon sa Mayantok. Okay, sige. Nakapunta ka na po sa falls? Saan? Hindi pa. Dadaan daw sa Tala Road yun eh. Opo, pero pwede naman po dito, pero maglalakad na. Pero doon sa Tala Falls, I mean Tala Falls, sa Tala Road, pwedeng imotor mula doon. Sige, doon na lang siguro ako para pwedeng imotor. Mas may challenge. Calao. Sige, thank you ha. Sige po. Yung Calao pala guys, meron din siyang falls, pero mababa lang. So hindi ko na tinanong kung gaano kataas yung falls. Basta sabi sa akin ate, mababa lang daw yun. At saka, merong resort. Sabi niya, may swimming pool daw eh. So, resort yung pupuntahan natin. We'll see. We will see. Yep. Bawa naman tong lubak na ito. So, yan guys. Pabalik na tayo ha. Ito yung dadaanan niyo ulit kapag pupunta kayo dito. Siguro pag summer, mas matino ang daan na to. Palibasa na umuulan-ulan ng malalakas ng nakaraan. Kaya gumuho na yung mga tinambak ditong mga ano. Ayan o. Mga buhangin at saka mga graba. Tapos nadaan na ng tubig. Pero super manageable po siya. Hindi naman siya yung sobrang hirap. Oh, tatangkad ng mga punong kahoy dito. Halatang naalagaan. Mahogany. Ayun, Calao. Welcome Calao daw. Okay. Okay. Eco Park. Napansin nyo kanina yung kalsada. Ang lapad. So, pinasadya talagang paluwangin to para sa mga bibisita dito. Wow, eto malapad to na hanging bridge kaya wala kayong dapat ikatakot. Wala lang. Last one, sayo na. Hindi, malapad. Tsaka maraming bridge. Eh, hindi kayo matatakot dito. May sapa. Nasaan yung falls? Where is it? Calao Forest Reserve. Yan. Yeah.
Kaya may falls daw dito. Meron daw falls. Awan? Sabi mayroong falls dito kasi mababaw lang. Kaya bang air bike? Oh, waterproof naman ang ating sapatos. Kaya okay lang. Pwede nga motor oh. May truck dito na motor eh. Pwede. Pwede kung malakas ng loob mo. Isabak si Dominar dito. One mistake lang ni Dominar dito, gulong tayo dito eh. Pero kaya-kaya. Kaya-kaya daan na to. Ayun, medyo malapad-lapad pa nga dadaanan kumpara dun sa ilog. Mas aayawan ko pa ang river crossing kaysa mga ganyan. Kasi babalansingin mo lang yan para hindi ka mahulog. Ayun, pwede oh. May mga truck na motor. May mga bakas ng gulong na motor dito. Exercise. Afternoon exercise. Kaya pa to eh. Oh. Matarik siya pero hindi siya sobrang tarik. Ito. Ayan, banayad pa nga yan eh. Hindi ko lang alam banda rito sa taas kung gaano kahirap dyan. Turutog di karayan? Gigit di karayan, turutog. Sa kabila pala yun. Wrong way mga brother. Dapat pala sinunda natin yung ilog dun sa baba kanina. Yung gilid niya dapat sinunda natin. Mali. Kanina. So sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni ate dun sa taas, ay eto daw yung susunda natin ilog. So siguro dadaan tayo din sa gilid niya, paakyat pamunta doon. Kung yun ang gagawin natin, na masaklap kasi naka-riding shoes tayo, hindi tayo pwede dyan. Next time na lang to. Wala na, hapon na rin naman. So far, yun yung napuntahan natin dito sa Mayantok, the summer capital of Tarlac. Napuntahan natin yung Nambalan, Barangay Nambalan, at syempre nakaligo rin tayo dun sa napakasikat na Nambalan River sa Calaw Eco Park at saka yung Calaw Falls sana, kaso nga medyo malayo-layo rin pala mula rito at saka naligaw pa tayo sa daan. Marami pang falls na pwedeng pasyalan dito. Kasama na rin dun yung San Jose. Marami pa tayong babalikan doon mga brother. Or sa susunod na video na naman natin ay pupunta tayo ng San Clemente Tarlac, katabi lang mismo ng bayan na to. Dyan lang sa kabilang bundok actually yung San Clemente. So yun muna ang video natin dito sa Mayantok Tarlac. Maraming salamat sa pagsama at sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share and subscribe. Mike TV signing out.